And good morning, guys! It's a Monday morning dito sa New York ngayon at kami ay maglalakad-lakad kasama si Hannah. And syempre, ang aking baby na si Isika. Say hi, anak! Hello! Hi! Ayan, so summer ngayon, di ba, dito sa New York. Pero malamig. So ngayon kasama namin si Tatay. As usual, si Tatay, ang bilis sa maglakad niyan eh. So every morning, naglalakad-lakad siya dito sa Queens Boulevard. So araw-araw naglalakad si Tatay. So sinama lang kami para daw mabawasan ang taba. So ngayon sa New York, pansin nyo na naka-face mask kami kasi required na order. Oo, so dahil nga sa Delta variant. So si Ezekiel naka-face shield kasi may nag-allergy siya. Oo, kaya nag-allergy siya. Correct. So tara, samahan nyo kami sa paglalakad ngayong Lunes dito sa Amerika. Kaya rin kami lumabas. So meron lang kasi kaming kulang na ingredients sa lulutuin namin mamaya. Okay, so nakakalungkot lang anuhan kasi 'di ba dati nang nandito tayo sa Amerika, madalas tayo kumain dito sa McDonald's. Ayan, so dahil sa pandemya, nagsara sila. So dito sa nilalakaran namin, actually maganda siya from Silver Towers dito sa Queens Boulevard ay malapit lang siya sa ano eh, sa subway station. Anong subway station ba to, Han? Union Turnpike. Yun, Union Turnpike. So ito yung subway station. Ayan, kung sasakay ka ng subway, Union Turnpike. Sorry. Subway station. Ezekiel, good morning. How are you? Ayan, so napag-desisyon na namin ni Hannah na si Ezekiel ay kausapin na sa... Would you like to take a photo? No, it's okay. Okay. We're vlogging. Good morning! Have a good day! Have a good day too! Ayan mga ka-viewers, habang nagsushoot tayo, nakakatuwa talaga sa mga Amerikano, tsaka Amerikana. Kasi napaka-ano nila, no? Napaka-friendly. Tsaka pagka feeling nila eh nahihirapan tayo mag-selfie, talagang tutulong sila. Yan, para kumuha ng photo sa atin. So, pansin nyo rin, dito sa Amerika, hindi kagaya sa Pilipinas, na kapag ka may nakitang pedestrian lane o di naman kayo walang sasakyan, pwedeng tumawid. So dito, pina-follow nila, no, Han, yung go and stop signal. So medyo kahit papano, disiplinado mga Pinoy dito sa US. And go na, Han. Let's go! So dito din sa NY, syempre merong Chanen, may Starbucks. Yan ay paboritong kapihan ng mga taga NY. Tsaka syempre kung medyo nagtitipid ka, saan madalas ay kakape pag nagtitipid? Hindi Dunkin. Sa bahay, magtimpla ka ng 3-in-1. Go, say hi to the camera. Flying keys. Good job. Naku po yung anak ko. Kaya po siya gumaganon kasi gusto niya makuha tong hawak ko. Magiging vlogger pa ata si Ezekiel. Okay, so dito sa NY, kapag kapaparada ka sa mga streets, gaya nyan, bukod sa may oras ka lang pwedeng pumarada, dito sila nagbabayad ng kanilang parking. So kapag ka nakakita ka ng ganyan, so dyan ka magbabayad ng parking. It's either meron kang coins o di naman kaya credit card.
O, diba? So meron ding rates dyan kung magkano ang parking. So $1.25 kapag isang oras at $3.25 kapag dalawang oras. Siguro mga ka-viewers, alam nyo, isa na siguro sa pinakamagandang lugar dito sa NY, itong Queens. Bukod sa maraming Pilipino, napakatahimik ng lugar. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa 71st Road, kung saan dito parang business district na sa Queens. Maraming mga restaurant, may mga bangko. At syempre, dito tayo unang nakapanood ng sine. So eto yung cinema house nila. Kanilang mga theaters. So ayan. Nakita nyo yun? Paano kaya kung gawin ko rin yan? Pamaumay kayo. So ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalakad. Dahil ngayong morning ay pupunta tayo sa isang park. Oops! So tama, nakita nyo. First time ko rin ito makita dito sa Queens. Meron din palang 7-Eleven dito. Yan. So meron din palang 7-Eleven dito sa NY. Alam mo, ang gusto ko itanong dito sa 7-Eleven dito kung meron silahan na giniling. Okay, so plano kong pumasok sa 7-Eleven ngayon at tatanungin ko kung meron nga ba silang giniling. So ayan, tinanong natin kung merong giniling rice bowl. Ang sagot ay wale. So walang giniling rice bowl dito sa 7-Eleven sa NY. Tay! May 7-Eleven din pala dito. May 7-Eleven din pala dito. Maaari ba wala mawala ng 7-Eleven? Kaya nga nagulat nga ako eh. Alam mo ba yung 7-Eleven, ano yan, sikat yan sa atin sa Pilipinas. Ngayon pumasok ako, tinanong ko. Ano? Sabi ko dun sa nagbebenta, "Sir, do you have giniling?" Alam mo kung ano sagot sa akin? No. So wala talaga silang giniling dito. So eto yung... Halika na, balik na tayo. Kadarating lang namin sa park, babalik na tayo. Kanina pa ako. Naka-apat na ikot na ako. Oh, so ito pala yung park na sinasabi ni Tatay. Tay, alam mo ba ito pinagdalan mo sa amin? Ano ito? Sa Pilipinas, hindi ito park. Ano ito? Fasad to ng village lang. Sa dulo nito, guard house. So that's all mga ka-viewers, yun na pala yung park na sinasabi ni Tatay. Akala ko naman eh, sobrang laki, pero okay na rin. At least, di ba, nakapunta tayo sa 7-Eleven at nagtanong tayo kung merong giniling. Ang sagot ay, no, wala. Bye-bye!